Hello everyone, this is Rolando Bohol. Welcome to Champ TV. Ngayong gabi po ay I'm so excited na mayroon akong special guest from the Philippines. Siya po ay the iconic kontrabida action star, si Sir Dindo Arroyo. Magandang gabi po, Sir. Welcome to Champ TV. Okay, good evening sa inyo lahat dyan sa Las Vegas and good morning naman dito sa Pilipinas. Alam mo, sir, matagal na kailang kikilala nandun pa ako sa Pilipinas. At I'm pretty sure more than 30 years ago, nasa showbiz ka na. Exactly. Kasi, nag-talent na ako, extra kung tawagin, during mga 86, 87. Then I got a major role, mga 1990. So basically, mga 30 plus na nga. No, kasi naalala. Kasi nung araw, kasi sir, kung matandaan mo, gumawa rin ako ng ano dyan, dalawang pelikula lang. Yes, correct. Naalala mo yung Kambal na Kamao? Oh, pero hindi pa ako artista noon. Nanunood pa lang ako sa iyo noon. Oh, ganun po. At yan, si Direk, Carlo Caparas ang nag-direct, at saka si Nuda Villa ang nag-produce. Yeah. Wala na si Ma'am Donna, ha? Oh yeah, yun ang pagkaalam ko. Ano kaya yeah, nangyari? She passed away, I think, 3 years ago. Oh wow, God bless her soul. Yeah. So si Derek Carlo ngayon, ano pa, still around? Still alive, pero hindi na siya ganun ka-active. Nag-retiro na rin. Anya dyan, nasa Pilipinas pa rin siya ngayon? Yeah, definitely. Nasa Pilipinas pa rin. Okay, mega shout out po sa lahat na nanonood po sa YouTube. James Gipi, this one, Americano to eh. Thank you for joining us. At saka si Laren Directo from Hong Kong and Rachel Evangelista from Kuwait. Thank you very much. Hello everybody. Hello ito po everybody. Yung special guest natin po ngayon ay yung kontrabida actor natin sa Pilipinas. Hanggang ngayon po ay namamayagpag ito sa larangan ng movie industry. Nahinintay natin si Joy. What happened to Joyce? Sabi niya, baka mahina yung wifi or kaya nga marami gusto mag-guess nga dito, yan ang problema eh. Exactly. Yung hindi sila makapasok eh. Exactly. Yeah. Hanggang sir, hindi ka naka okay, go ahead sir, go ahead. Sa PLDT, yan talaga. Phone, oh wow. Tingnan natin kasi si Joyce nag-message. Anong sinasabi niya? Okay, Joyce, andito na po. Kausap ko na si Idol Dindo. Andito na siya. Pwede ka na pumasok. Sir Dindo, ikwento mo nga sa amin kung paano ka nag-umpisa bilang artista. Okay. Ganito yun. From the start, moviegoer ako. During my high school and college, puro theater ang inatupag ko. So, may mga competition, tapos nakakachamba, nakukuha ko yung Best Actor Award. And then, yung tatay ko may paupahan ng mga bahay and apartment. Na tiyempo, one of the executive ng Viva, nag-rent sa isang bahay. Ngayon, natusan ako ng tatay ko. My dad asked me to serve the receipt. Maniningil ba? Mm-hmm. So, nung pumunta ako at naningil ako, bigla ako nagulat nung kaharap ko, kapatid ni Philip Salvador. Oh. And Philip Salvador was there. Mm-hmm. Tapos, nung nakita ako ni Philip Salvador, sabi niya, bro, gusto mo mag-artista? Sabi ko, kung bobulahin niyo ako, excuse me, yung tatay ko. Wow. Tigabot lang ako resibo eh. But he was so serious, sabi niya. At saka hindi dito, hindi magbabayad dito. Diba nagre-renta nitong bahay na to, so you have to go to the office. Pagdating doon sa office, mag-usap tayo, tapos bibigyan kita ng story conference. That was 86. Okay. Hi, Joyce! Hi, Joyce! Hello, welcome to Champ TV. Good morning, sir. Welcome, Lando. Welcome. Thank you. Okay, so basically yon, nakita ko ni Phil Salvador. Siya lahat nag-sponsor. Damit, taekwondo. Pinag-taekwondo niya ako, pinag-workout niya ako. Tapos of a certain amount. Sabi ko, sige, babayaran ko if I get into your movie. So after a year, nag-talent ako and everything. Dumating na yung 1991, parang ganyan.
yun, first movie ko, Ikasamoy Puputo ko, henchman ako ni Ed Garcia. That was my first break. Mm-hmm. Tapos, nag-showing siya. After mm-hmm. 3 months, walang kumuha sa akin. Mm-hmm. Pero after that, bigla na lang ako tinawag nung manager ni Phil Salvador, which is the brother, Ramon mm-hmm. Salvador. Yun. Mm-hmm. Pumirma ako ng 9 movies. Tapos wow. After 3 months, 17 movies. In total, in 7 years, almost 270 movies. Wow, that's amazing. Wow, ang ganda ng achievement, mga achievements mo pala. At saka mga yung mga Salvador talagang ano na nanggaling talaga sila sa pelikula, no? Buong kanila. Wow. And sir, pinakaswerte ko dito kinuha pa ako nung hari ng pelikulang Pilipino. Yeah, si Fernando Bujo. Ang dami na pwedeng kontrabida. Sabi ko, thank you po manong FPJ kasi lahat dream siya eh. Tapos yun, nakachamba ako. I made 5 movies. Yeah, kaya yun sabi ko kanina, bago na wala pa kayo dito, meron kong gumawa ko ng short introduction na kinukwento ko nga na nakasama mo si Fernando Po Jr., Lito Lapid, di ba? Lito Lapid at lahat, sa ibang... Lahat na nag-ambisyon. Yes, lahat na nag-ambisyon din na junior action star. Umpisahan mo kay Robin hanggang Ian Veneracion, hanggang Gardo Versosa, lahat yan. Nag-ambisyon kinuha nila ako for kontrabida. Wow, that's amazing. It's a good achievement. But yeah, so sa ngayon po ba may gumagawa kayo ng movie at sa kasalukuyan? Meron ako ginagawang teleserye sa Channel 7. Mm-hmm. Dalawang Ikaw. I get to play the main kontrabida. Kumbaga. Oh, wow. At hindi pa tapos. We're going back May 5 until mga 21, May 21 for further taping. Okay, pansamantala natigil yung pagtitiping gawa na sa COVID. Lockdown. Yeah, dahil sa lockdown. Right. Yeah, that's right. Yep. Yeah. Okay. Punta tayo kay Joyce. Mayroon kang itatanong kay Sir Dindo? Yeah, sir. May tatanong po ako ngayon. Ang question ko pa ako yun dito is, how's your life mula nung nag-start yung COVID? Yung hardest part, yung nag-positive ako. That was March. Kailan po ako yan? March 11? Joyce, mute mo muna. Every time ya i-mute mo muna kasi nag-i-echo. I-mute mo. Pag nagsasalita ka, saka mo i-on, tapos pag tapos mo salita, i-off mo ulit para hindi mag-echo. Okay? Thank you. Okay, go ahead. Medyo minalas tayo, March 9, we were doing, nagte-teleserye ako. At lahat kami, naging positive. Kaya lang, ako yung pinaka-senior. Excuse me. Uh-huh. 60 na ako. So, ako yung tinamaan. After 4 days, parang hindi ako, I called my kumare na pulmonary head ng Veterans Hospital. I asked for inquiry. Sabi niya ganun, baba ka na ng Tagaytay, pahatid ka na dito ng ambulance, I'll take care of you. Luckily, it was a mild case. Kaya lang, may mga kasabay akong mild na senior din, mukhang hindi rin hindi naging successful. With all the blessing of the Lord at dasal ng mga anak ko, nakalusot ako. I went home March 28. Kumbaga, negative na. Kumbaga. I'm trying to recover now. Okay naman ako. I'm still drinking medicine and so ready na ako for tapos I will have my vaccine on Thursday. Okay. That's yun. Very good. That's very good. I'm glad that naka-survive ka ng ganun. Yeah. So yeah, pero okay, Joyce. Go ahead. The hardest part yung bill. Medyo mahal pala pagka nagkasakit ka ng COVID. Kaya COVID is real. At saka talagang magdasal kayo na hindi ganun kalaki.
Kasi mga iba, milyon ang ginagastos. Ako, nasa 100,000 ganyan lang ang nag-expense. Yeah, pasalamat, pasalamat. Thanks God. Okay, Joyce, your turn. Kuya, paano mo nalaman na positive ka? Kasi, lahat kami was scheduled, kasi pagpasok mo, magsa-swab test ka. Mm-hmm. Pag-uwi na kayo, magsa-swab test ulit kayo. Mm-hmm. Unfortunately, lahat kaming 100 plus na nagpa-swab test, 48 were positive. And wow. I'm one of them. So, ano yan eh, regulation yan. It's a protocol na pagpasok mo ng taping at saka pag-uwi mo, then yun na nga lang, swerte ko, mild case yung sa akin, kaya lang, nagkalagnat ako. And medyo may problem din ako sa diabetic din kasi ako. So sabi nila, mas prone yon, mas delikado yon, tendency noon pumunta sa severe or worst case. Yes. Luckily, mahal tayo ng Panginoon. Thank you, Lord. I praise you always, Lord. Pinigyan niya ako ng lakas to survive. That's very good. Thanks God. Okay. Okay, Joyce. Anything else? Your turn. Well, Sir Rolando, si Kuya Dindo po kasama namin sa Kaibigan TV series. Bilang barangay captain. Is the ayun yung kasalukuyan ginagawa niyo ni Correct. With Benson Dalina. Oh, okay. That's very good. Under Perkins Productions po. Oh, okay. Okay, Sir Dindo, Joyce, eat up. Thank you. Sir Dindo, anong unang pelikula na nakatambal, nakasama mo si ang ating mga The King Fernando Poe Jr.? Okay. Ang unang-una is yung Pitong Gatang. My first movie was Pitong Gatang with him. Pero before that, nakikita na kami, kumbaga. Medyo pag may party kinukumbida na niya ako. Tapos pinatawag niya ako minsan, nagda-dubbing ako. Tapos yon, tinanong niya ako interesado daw akong gumawa pelikula sa kanya. Siyempre, 'di ba, Harry, makainuman mo lang, tuwan-tuwa na ako eh. Yung paggagawa ng pelikula, 'di ba? So, totoo 'yan. Oo, kasi no one would believe na kainuman mo, Harry. Tapos gagawa pang pelikula. And then we had a good friendship, we had a good start to be friends. Hanggang umabot na kinuha ko siyang ninong nung nag-asawa. Oh, that's very good. Yeah, that's more nung kinuha ko, naging sir, nung kinuha ko siyang ninong, ang sabi ko sa kanya, hindi kita kinukuha ninong dahil FPJ ka. Ang gusto ko, turuan mo ako paano ka nirespeto ng tao. Yeah, that's, kaya natuwa siya lalo na I wasn't getting him for dahil popular siya or ari siya. But I was trying to get him, turuan niya ako. Yun. Kaya medyo marami rin ako natutunan sa kanya. Yeah, at saka napakaganda ng intention mo at saka yung ano mo eh. Siya nga pala, si taga ano po ba kayo? Taga Pampanga din po ba kayo? Balanga, Bataan. Papunta doon, dumadaan ako doon. My mom, ang tatay ko eh Tigatundo, pero merong Santa Rosa, merong Pangasinan. Hindi ko alam yung pinaka-route talaga ng sa tatay ko. Oh, but basically, okay. Yung kinalakihan ko, Balanga, Bataan. Sa mother ko, mother side. Oh, so sa ngayon sa kasalukuyan, under ano ka? Under Biba Entertainment ba? O may merong offer ang Biba 3 years contract to be a Biba artist sa kanila. Hindi nawala tayo. Ayun. Hindi ko mapirmahan dahil sa lockdown. And I'm hoping by June magkaka-meet kami. Naghihintay rin ako ng Zoom meeting namin. Wala pang ina-announce. Yeah. So, with Channel 7 din may offer din. That's very nice. In demand ka pala ngayon, ha? So, kasi diyan sa Pilipinas, medyo nakakachamba. Mahirap. Ano bang pagkakaiba na sa tingin mo, anong advantage at saka disadvantage ng mayroong kang sariling manager o yung may humahawak sa yung company, katulad ng Biba, at saka yung wala? One,
kami ka kasi, sila maghahanap ng trabaho sa'yo. Okay? Tapos, yung manager na kukunin mo, katulad ng Viva Outfit, meron silang sariling show eh. May sarili silang movies. So, kung gumagawa sila ng, sabi mo na, mga 50 movies sa isang taon or in 3 years, sabi mo na, definitely kahit mga 10 doon or 15 movies, masasama ka. Yun ang advantage pag kami may outfit. Right. Katulad ng Channel 7 din. Pag nakapirma ka, tawag dito, yun din, meron ka mga projects na teleserye. The disadvantage is that you cannot make a movie with Regal, you cannot do a TV series with ABS-CBN. Kasi exclusive ka. And then, yung rate mo will be pegged for the longest time. O, yun lang, kung ano yung napag-usapan nyo ng first year, hanggang matapos yung kontrata, kahit ka nang gusto sa isang movie, at naging bida ka and everything, yun pa rin ang bayad sa'yo. That's a disadvantage. Oh, okay. Yeah, Maria Ana Maria Ana Gukor from Japan. Welcome to Champ TV. Thank you for watching us. Okay, dito meron dito si Idol Dindo Arroyo. Kung kilala niyo to, alam ko kasabayan natin to. Okay. Yeah, okay. So, yeah. Yeah, so maganda, ganun pa lang pagkakaiba, iba talaga pag may manager. Si yes. Joyce, kasi si Joyce daw po, wala siya siya freelance ata siya. Wala siya sariling manager or freelance. So yun ang ano niya ngayon. So, okay, go ahead, Joyce. Your turn. Opo, yun. Freelance po ako. Pero, nung pong, may gustong mag-manage, dun po sa isang kasama ko, tinanong niya ako na kung gusto ko daw. Sabi ko, sa ngayon, hindi muna, saka na lang. Kasi parang, ano ko lang to eh, parang ginagawa ko lang hobby, pag walang magawa, ganun. Sabi ko, susunod na lang po. Yeah, pero okay din po yung may manager eh, kasi hahanapan kanya talaga ng mga projects. Oo nga, totoo. Yeah. Saka hindi ka na mahirapan. Opo, tama po. Okay. All right, sir. Okay, Sir Dindo. Besides sa showbiz, mayroong ka bang business na or talaga nakapokus ka lang sa showbiz mo? Well, wala naman na this time. Pero meron lang ako yung parang shuttle sa isang kumpanya. Tapos, ihahatid yung mga empleyado. Kumbaga, tapos it's a daily basis. Bayad sila. Hindi naman ganun kalaki katulad ng kinikita ko sa industry. Pero, possible naman na... Yeah, do. At saka doon sa industry sa pelikula. Yeah, pakisabit. Okay, at saka sa pelikula kasi hindi masyadong at least doon eh. At saka what you call it? Bread and Joyce. Butter. Joyce, Yan mo. Yung i-turn off mo muna. Thank you. Yeah, like I said, yun yung bread and butter mo. At saka easy lang tapos malaki pa ang kita, di ba? At saka mahirap kaya mag-artisa. Kailangan na. Nakala lang nila. No, go ahead, sir. Kasi ang pag-aartista, it's not luck. Hindi suwertihan yan eh. It's a destiny. Absolutely. Parang politika. Pumasok ka, pagka talagang ginusto ka ng tao, kahit sabihin mong nandadaya yung kalaban, mananalo ka. The same thing sa pelikula. Ganon. Marami diyang gwapo, marami diyang maganda, pero hindi sila tumagal ng ganong katagal. Totoo yan. Naniniwala ako dyan, kasi bawat isa sa atin, nang pinanganak tayo, like I said, kinakwento ko to noon, minsan ko na to the last time na naging guest ko dito si Vincent Dalina. Sabi ko, kasi bawat isa sa atin, nang pinanganak tayo, parang pelikula ang buhay natin, mayroon tayong papel na ginagampanan, mayroon tayong script sa buhay. Kung yun talagang nakaraan para sa... Yes. Kung anong nakaraan para sa atin, yun na talaga yan. No matter what, yun mangyayari at mangyayari yan. Darating at darating yan. Right? Yes. Yeah. I believe in that kasi talagang destiny lahat. Oo, totoo yan.
Nagpapasalamat ako. Ako hindi ako tumagal, hindi ako masyadong tumagal diyan sa ano natin, sa industriya, kasi tapos ko gumawa ng Kambala Kamao, at saka mayroon pa akong ginawang isang TV series sa 24 oras sa Channel 13. Yung anong year to? 1988 yung Kambala Kamao. Tapos hindi pa ako artista talaga. Hindi, wala pa. Okay, tapos 1990 yung kay ano, yung sa kasama ko si Jackie Aquino, yung prince, pinsan ni Chris Aquino. Yeah, no, yes. Kilala ko si Jackie. Jackie, yeah. Yeah. Okay, 2 minutes pa. So, Jaime Paris from Paris. Welcome to Champ TV. Andito po si Idol Dindo Arroyo at si Joyce Santos. Kasama po natin. Kung gusto niyo umakyat po, papakyatin ko kaya ni Ma'am Gukor. Magsabi at saka kung may question sila, sana. Yeah. Oh, diba? Kung sa lahat na kung gusto nyo magtanong, magsabi na lang po, mag-ask lang kayo ng question. Pero it's better yet pag mag-join kayo live sa screen para at least makasalamuhan nyo sila ng harapan. Okay. Doon na tayo sa ano, di ba? Sana ba tayo? Doon na sa... Yung movies mo. Movies. Yeah, yun na yun. Nang umalis, kasi umalis ako na nag-emigrate ako sa Hawaii ng 1990, tapos hindi na ako nauwi. Bago ako umuwi noon, lumaban pa ako dyan sa Astrodome. Kana Astrodome. Correct. Si Rudy Fernandez ang nag-donate ng trophy noon. Laban ko sa junior bantamweight title. So, sabi niya sa akin, pag-uwi, pag gagawa tayo ng pelikula. Sabi ko, wag muna kasi paalis kami ng Mrs. Lorde papuntang US. Meron akong World Boxing Convention. Nagkataon naman na tapos meron kinuha ako ng top rank. Tapos nag-stay ako ng Rhode Island ng matagal, 2 years ata. Tapos nabalitaan ko na lang si Rudy Fernandez na matay nga. Kawawa, napakabata pa. Mabait, yeah. Napakabait na artista si The Boy, ah. Kumpare ko rin yun. Kumpare ko rin. Kumpare mo rin, yeah. Oo. Sadly, yung sakit niya, yung pancreatic cancer, mahirap at pinaka-mabilis reaction niyan sa isang tao pagka nagka-cancer. Tingin mo, kailan kayo matatapos yung COVID dyan sa Pilipinas? Kasi balita ko rin, nag-lockdown na naman kayo. Oo, ang problema natin, kahit anong iso ng gobyerno, kung walang mabiling walang mabiling bakuna, kasi yung mga naggagawa ng vaccine, inuuna muna nila yung bansa nila. So basically tayo, naghihintay pa tayo, or lalo na dito sa Pilipinas, naghihintay ng pagkakataon na bentahan tayo. Kahit ready na yung pera ng mga LGU, kunyari Santa Rosa, or Binyan, or Cebu, kahit gusto nilang pumili sa Sinovac or sa Pfizer, wala namang maibigay kasi priority nila yung bansa nila. So hanggang wala, imagine na, sir, 70 million ang Pilipino. So imaginein mo yan, dapat mga 600,000 to 700,000 dapat daily para mabuno at least for about 2 years. Yes. Hanggang walang vaccine, paano magagawa yun? So kaya matatagal lang ang Pilipinas bago yung ibang bansa. Wow, yun, bakit kaya ganun palaging na tayo palaging nahuhuli ano? Swerte natin na nauuna tayong bigyan ng donation or ng mga ibang bagong brand na marami pang nag-a-apply dito sa Pilipinas for to be accepted or approved by FDA or Department of Health. Ma-approvean yung brand nila para makapasok dito sa Pilipinas. So marami pang possibilities na pero dumami ang vaccine. Pero kamusta naman ngayon yung diyan ang situation ng COVID ngayon? Mataas pa rin ba o sadly to say, ang pinakamasakit dito nag second wind ang COVID, but with the variation. Yung variants na yan, yun yung mga matitindi. Kasi dati, puro matatanda lang tinatamaan. Mga age ng 50 hanggang pataas na 70. Ngayon, kahit mga 16, 17, 18, 19, hanggang 29,
Mm-hmm. Tinatamaan na rin ngayon. So ibig sabihin, mm-hmm. dati yung mga bata hindi tinatamaan, mas dumami mm-hmm. ngayon. Mm-hmm. Mm-hmm. African okay. tsaka ano yata UK variant? Mm-hmm. Yan, yan. UK variant talaga matindi yun. Yun yata tumama sa akin. So ilang araw ka sa hospital to, sir? Sa Tagaytay, from 11 to 16, tapos 16 to 28 sa hospital. So almost a month. Wow, kumbaga, mga 3 weeks. Oo. Tapos, meron ka pang quarantine sa bahay na uh-huh. although negative ka na, meron ka pang mga 10 days na hindi ka pwedeng sumabay ng dinner sa mga anak mo. Yung spoon and fork mo separated from the spoon and fork at last. Mm-hmm. Tapos yung banyo mo separate, kumbaga. Mm-hmm. Isolate mo talaga. Oo. Kasi just to make sure. Kasi dapat, ang plano ko noon, nung nag-positive ako, gusto ko sa bahay. Ang sagot ng kumari kong doktora, hahawahan mo pa yung mga anak mo. Mm-hmm. Oo nga, tama. Kaya sabi niya, better you stay there sa Tagaytay. Mm-hmm. Pagdasal mo na lang, huwag kang magka-fever. Kasi pag nagka-fever ka, that's a sign na kailangan mong pumunta ng ospital. Kasi diabetic ako at the same time, senior na. 60 na ako. Oo nga. At dito naman sa amin, so far, medyo okay-okay na, pero hindi pa rin 100% na nagbubukas yung mga businesses dito. Yung mga hotel dito, some hotel, parang 7 days a week nag-open sila, pero pag Wednesday, Thursday, naka-close yung front desk nila. Ganun din. Oo. Ganun din dyan sa inyo? Oo. Mas maano sa amin kasi may curfew pa kami. Lockdown lang, sa amin may curfew. Kumbaga hindi kami pwedeng lumabas dati. The first lockdown, 6 ng umaga hanggang 5 ng madaling araw. Ay, 6 ng hapon or 6 ng gabi hanggang 5 ng madaling araw, walang pwedeng lumabas. Okay. Ngayon ginawa 8 na. Eight. Pero okay naman yun kasi for your own security naman eh. Okay naman yun. For your safety. Yeah. Exactly. Sumunod na lang tayo kaya exactly. Wala ka rin namang gagawin sa bahay na lang talaga. Tama yun. Diba, bawat labas mo naman, puro gastos, might as well stay home. Doon mo na lang gastos yun sa bahay. Yeah, absolutely. Yeah, that's right. Okay, so I guess marami tayong natutunan kay Kuya Dindo ngayong gabi. Thank you, Joy. Thank you, sir. Yeah. Sir, pinakita niyo kami. Ah? Hey, Sir Dindo po. Thank you po. Okay. Thank you, man. Thank you, Joy. Sir Dindo, bago tayo mag-end, baka meron kayong gustong batiin, meron kayong gusto i-plug, meron kayong mga business or okay. whatever. Yes po. Thank you very much for inviting me and thank you very much. Yung mukha ko nakaabot ng Las Vegas. Thank you. And then Sir Dindo, hindi tayo Las Vegas, buong mundo tayo po na thank you. Yan, I appreciate it and thank you Joyce for inviting me. Opo, you're welcome po. Kuya, kung may YouTube ka, i-plug mo yung YouTube mo. Wala pa. Hindi pa kasi okay. Sabi ko tsaka ko na lang gagawin 'yon. Kasi ini-edit ko pa yung mga pelikula ko so para pag mag-opening, maganda yung YouTube. That's very good. That's a good idea. Tulungan ka namin. Okay. Pero sir, gusto ko lang sabihin, sa buong COVID is real. Totoo po ang COVID. Tama. Maawa po kayo sa sarili nyo. Stay home and practice all the yung mask, facial shield, at paghugas ng kamay. At saka distancing. Tapos vitamins po. Napaka-mahal din pag nagkasakit kayo. Mm-hmm. And yung sasabihin mong mild, akala ko pag mild, okay lang. May kasabay ako mild, 67 years old. After 3 days, hindi ko na narinig yung boses niya. Wow. Oo, kaya hindi biro. Yeah. Hindi biro. Let's all pray lang talaga. Yeah. Nang matapos na tong pandemic. Sir, pero sabi nila sir hanggang 2023 pa. Ang tagal nun. Alam mo naman ang Pilipino, ang galing sa pagdalangin at pagdasal.
Yung mga ibang bagyo nga, umiiwas pag nagdasal tayo sabay-sabay eh. Pero kung talagang pagtutulungan lang natin, magdasal araw-araw, na iwasan. Kasi ito yung kalaban natin, hindi na nga natin nakikita, napakalakas eh. Alam mo, galing sa demonyo itong pandemic na to eh. Totoo po yun. Kaya dinadasal ko lang talaga na sana matapos na to. Kasi napakaiksi ng buhay eh. Yeah. At saka mahalaga talaga ang health kasi napaka-importante. Kasi pag hindi ka healthy, alam ba, pag dinapuan tayo ng mga ganitong COVID eh, maapik hindi lang tayo sarili natin naapektuhan, yung buong pamilya natin apektado. Meron pa nga ho dyan eh, ang dami ng pera hindi pa rin nakalusot eh. Oh yeah. Walang sinisino, diba? Ito. Yeah, absolutely. Exactly. Yeah, walang sinisino to kahit sino ka man. Yeah, puwit tatama ka. Yung matatag na lang po talaga sa mga taong grasa. Yun ang dapat pag-aralan ng tao. Sir Roland, Joyce, very much ako at in-invite niyo ako. Thank you. My pleasure to have you in Champ TV, sir. Welcome po kayo dito anytime. Magpasabi lang po kayo. Okay. Nandiyan naman si Ma'am Joyce. Dito lang kami po nakakasuporta sa inyo. Thank you very much. At saka kung mayroon pang in the future, mayroon kang gustong i-promote dito, magpasabi ka lang, welcome ka anytime po dito sa akin. I will do that. Okay? Thank you very much. And then, pag natapos yung COVID, gagawa tayong mga movie. At saka one of these days, baka if God's permit na matapos na itong COVID, eh, baka makabakasyon ako, kita-kita tayo. Yes. Okay. Kayo naman nasabihan nyo ako, pag nandito, magkita tayo, at least I will... Okay, maraming pong salamat. Okay, so once again, thank you very much. And then, wishing you all the best. And good luck sa lahat ng mga movie mo pa na darating. Salamat thank po. You. Thank you. Maraming salamat po sa pag-guest sa Champ TV. Alright? Thank you. Okay, sir. Good night.